everybody, and welcome to another vlog. It's 9 o'clock in the morning dito po sa Saudi Arabia. Babala kumunta dito sa Saudi Arabia at lalo-lalo na po sa ating mga household workers na first timer na pupunta po dito sa Saudi Arabia. Kaya yan, maging makinig kayo kay AteB dahil ito po mga words na ito is napakahalaga at ito yung karaniwang maririnig nyo kahit saan man kayo pumunta. So yan, gusto niyo naman tayo mag-start! Siyempre, mag-start na tayo at nang para tayo ay makarami ng Arabic words. So, di ba napakadali guys na basahin ang Arabic words? Kaya yan, ilalagay ni AteB dito sa aking kaliwa ang mga words para mas matandaan nyo. Ayan, kung nakakalimutan nyo, ayan yung mga words na Arabic words. Ayan, balik-balikan nyo lang yung video ni AteB. Ayan, di ba? Balik-balikan nyo at huwag nyo i-skip ang ads para sa ekonomiya. So, ayan, di ba? Patalastas muna tayo, guys. So, yan nga, guys. Ang ating number one word is Baba. It means ay father or ama. So, yan, ano? Ayan yung mga father dito, ayan kalimitan. Pero sinatawag din naman silang abu. So, baba or abu, father or tatay. Tatay or ama, or kung sosyalin medyo, konti, daddy, di ba dyan sa Pilipinas. So, yan syempre kung may baba, syempre meron din namang mama. So, it means ng mama is mother, ina or inay or mommy, o, diba? So, yan. Ayan na yung dalawang words na lagi silang magkasama. Baba and mama. Madali lang naman siya, guys. Talaga siya tandaan. Kasi nga, kung natatandaan nyo dyan naman sa Pilipinas is meron tayong abakada. O, parang ganun din yung pagbabasa ng mga words, Arabic words dito. Kaya nga, every time na mag-upload ako ng mga Arabic words, isinusulat ko yan dito para mabasa nyo at kasi para pagka binabasa nyo siya, mas natututunan nyo siya sa pagsasalita. So yan, let's go to the next word. Jeddah or Situ. Ang ibig sabihin ng Jeddah at Situ, ayan, is grandfather. Pag Jeddah, ayan, sa father side. Pag Situ, ayan, ay sa mother side. So, ayan, syempre, pag may grandfather, meron din grandmother. So, pag sa father side, ang grandmother is Jeddi, at pag sa mother side ay Siti. O, diba? So, ayan yung mga words na, kasi nga, minsan dito magkaiba, pag babae, magkaiba yung tawag sa lalaki. Hindi kagaya sa amin sa Pilipinas na isa lang pag babae at lalaki. Dito, merong mga words na, iba pag sa babae, iba rin pag sa mga lalaki. So, ayan guys, nakalimutan ko pala yung mother, minsan maririnig nyo din na ummi. Ummi, ayan, yung mama. Ummi din minsan yung tawag nila dito sa kanilang mama. So, yan, good. Let's go to the next word. Ayan, aulad. Ayan, aulad. At it means, ng aulad is anak or children. Ayan, di ba? Aulad, anak, or children. So, ayan, syempre pag may anak, ano ba minsan yung kalapit na words ng anak sa atin? Di ba bata? So, ayan, busura, bata, or kids. Busura, bata, or kids. Di ba, busura, parang basura lang. Kaya sabi ko sa inyo, may mga Arabic words dito, na ganun din ang words sa Pilipinas pero magkaiba lang sila ng meaning. So, ayan, di ba kagaya noon, buzura. Buzura, ang ibig sabihin sa atin is bazura. Dito naman, buzura, ibig sabihin is bata or kids. Ayan, syempre, ano ba, boy or girl ba? So, pag walad, walad. Ayan, boy,
lalaki. Ayan. Walad, boy, lalaki. At syempre, pag babae, bint, girl, or babae. Bint, girl, or babae. Ayan. You know, the two times ko nang binabanggit ni Ate B, ano, para mas maunawaan nyo. So, yan. Meron na tayong ilang words. 1, 2, 3, 4, 5, 6 words na tayo. Diba? O, mag-review muna tayo. Review. O, baba, father, or tatay. Mama, ummi, ay mama rin naman sa atin. Ano? Mama, nanay, or inay, or mommy, ay mother. At syempre, grandfather, pag sa father side, sito. Pag sa father side, jeddu. Ayan. At syempre, grandmother, pag sa father side, jeddi. Sa mother side, siti. Ayan. Ayan, syempre, ang children, anak, aulad. Ayan, buzura, bata, or kids. O, diba? At ang boy ay walad, at ang girl ay bin. O, diba? Ayan, at tumula tayo sa next word, ang horma. Ano bang ibig sabihin ng horma? Ayan, ang horma, guys, is women or mga kababaihan. O, diba? At syempre, pag may horma, may rijal. O, ang rijal is kalalakihan or man. Ayan, kalalakihan or man. And then, ayan, ang next natin is nunu. Ayan, ano bang masasabi nyo? Ano agad ang papasok sa isip nyo kung marinig nyo ang nunu? Tabi po nunu. O, ayan, diba sa atin sa Pilipino ay tabi po nunu, parang punso. Pero dito po, ang ibig sabihin po ng nunu is baby or sanggol. Ayan, sa mga papasok ng mga babysitter dito sa Saudi Arabia, ayan, tandaan nyo, ang ibig sabihin ng nunu ay baby or sanggol. Ayan po ang tawag nila, diba? Ang dali lang yan, kasi meron nga tayong mga words na sa Pilipinas na meron din dito sa Saudi Arabia, mag-iba lang yung meaning. Kaya yan, hindi kayo mahihirapan, guys, makaintindi ng Arabic. Talagang, alam ko naman mga Pilipino, napakabilis mag-catch up niyan. Ayan, let's go to the next. Ayan, na ako. Ako. Ayan, ibig sabihin ng ako ay brother or kapatid na lalaki. Ayan. Onse, syempre pag may kapatid na lalaki, may kapatid na babae, at ang tawag dyan ay ok. Ok. Ayan, na sister or kapatid na babae. Ayan, syempre kapag meron tayong mga kapatid na babae, ayan, ano ba tawag natin sa mga kapatid na babae ng ating mother and father? Ayan, ang tawag po natin sa kapatid na babae ng ating mga mother and brother is pag ammi, aunt, or tiyahin. Ayan, tiyahin. Kapatid ng ating ama't ina na babae, ayan, ang ibig sabihin ay ammi. Ammi, aunt, tiyahin or ano ba, tita, ayan. And then, syempre, pag may aunt, may uncle. Ano ba ang ibig sabihin ng uncle? Ano ba ang tawag sa uncle dito sa Saudi Arabia? Ayan, kalu. Kalu. Ayan, kalu. Kalu, uncle, or tito, or tiyuhin. Ayan, diba? Napaka, ano, tagal-tagal si Ate B, tiyuhin. Ayan, sana guys, ay ano, may natutunan kayo kay Ate B, kahit medyo hirap na hirap pa din ako magsalita ng Arabic. Pero kaya yan, isusulat ko nga dito guys, ano, ilalagay ko dyan dito sa screen ang bawat words na sinasabi ni Ate B, para po kapag nakalimutan nyo, ayan, balik-balikan nyo lang po itong mga words na ito. So yan, nasa part 2 na po tayo ng ating Arabic English Filipino translation. At syempre, pag may part 2, may kasunod pa yan, may part 3. Ayan, at inihahanda pa lang po ni Ate B ang ating part 3. Kasi ang ginagawa ni Ate B para mas maintindihan nyo ay by lesson po tayo. Kaya ngayon, ang ating lesson is para sa mga persons or tao na kalimitang na kakasalamuha, lalo-lalo na sa loob ng
bahay. Kasi dito sa school, lagi meron kaming lesson na about talaga sa mga persons dito sa Saudi Arabia. So, yan. Yan muna yung i-share ni Ate B for today's vlog. Ayan. At meron nga pala ako sa inyong tips, guys, para mas madali kayo at mas mabilis kayong matutong mag-Arabic. Ayan, kung kayo ay nagtatrabaho sa bahay at kayo ay may mga alagang bata. Guys, sila ang number one na makakatulong sa inyo, yung mga bata na alaga nyo. Kasi sila ang ang mabilis kang matututong mag-Arabic. Bakit? Kasi pag may gusto sila, is ituturo nila. Ayan, ganyan yung mga bata. Pag may gusto sila, ituturo nila. Ako, pag halimbawa dati, nung bago pa ako, meron akong kausap na bata dito sa school. Ayan, meron siyang gusto. Ang ginagawa ko sa kanya is isinasama ko siya at ipinapaturo ko sa kanya kung ano ba yung gusto niya. So, it means pagka itinuro niya sa akin yung gusto niya, ayan, malalaman ko na yun pala yung ibig sabihin nun sa Arabic. Kaya yan, tips ko sa inyo kung kayo ay merong mga alagang bata, ayan, kausapin niyo yung alaga niyo, ayan, at for sure ay talaga naman kayo mabilis matututo ng Arabic. Kasi kaya ako si Ate B medyo mabilis, hindi naman ako mabilis magsalita ng Arabic, kumbaga, or hindi rin ako agad, hindi pa rin naman ako napaka-fluent sa Arabic, guys, pero kapag may sinabi sa akin na ganung bagay, is alam ko na agad. Kasi nga, dahil sa mga bata, dahil most of the time, bata talaga yung kasama namin dahil dito nga ako sa school nagtatrabaho. So, yan guys, yun yung tip ko sa inyo. Tsaka, ang gawin nyo, gawa kayo ng isang notebook or isang papel. Ayan. Pag may narinig kayo na bagong words, ayan, isulat nyo agad doon kung anong ibig sabihin sa Filipino or sa English. Para kung halimbawa na meron kayong time, ayan, review lang siya para mahasa kayo sa Arabic. Kasi ganyan ang ginawa ni Ate B. Meron talaga ako dito isang papel na pag may narinig akong bagong words, isinusulat ko na agad siya para hindi ko siya makalimutan, or kung narinig ko yung word na yun at nakalimutan ko yung ibig sabihin na yun, ayan, babalikan ko lang yung aking notes. So yan, mag-take down notes kayo. Yan ang napaka-important. So yan guys, that's it for today's vlog, at abang-abang na lang po tayo sa part 3 ng ating Arabic English Philippine translations. Ayan, sana ay may natutunan kayo kay Ate B sa ating lesson for today. So yan, ayan, don't forget to like at i-share po ang aking channel, Bridget's Vlog. Ayan, at i-click niyo rin po ang notification bell para po kayo ay notified sa ating buhay-buhay dito sa Saudi Arabia. So yan guys, that's it for today.